Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang. Sa grocery store nga kung saan nandoon si Moira, RJ, Lynette at Aling Susan, at dito nga nagiging charity, pero kunwaring charity naman ito si Moira dahil mayroong pamilya na binilhan niya ng mga groceries. At habang kumakain nga po ang asawa ng babae ay nabilaukan ito, kung kaya't nagpanik po ang mga tao doon, lalong-lalo na ang asawa ng lalaki. At humingi sila ng tulong dito kay Doc RJ, ngunit walang nagawa itong si Doc RJ dahil nga po nasa ilalim pa siya ng pagka-amnesia, kahit na sinabi pa ni Moira na tulungan niya ang lalaki. Ngunit wala nga pong kaalam-alam itong si Doc RJ, kung kaya't nagalit po ang babae kay Doc RJ at sinabi na fake ito at wala siyang alam na tumulong sa mga tao at fake siyang doktor, kung kaya't nasaktan nga po ang damdamin ni Doc RJ. Ngunit sinabi naman ni Lynette na magaling itong si Doc RJ, nasa ilalim lamang po siya ng pagka-amnesia, kung kaya't wala siyang naalala at hindi niya alam kung papaano nga po manggamot. Buti na lang mayroong lalaki na magaling at alam niya ang ginawa niya, kung kaya't natanggal nga po ang naibilaok dito sa lalaki na nabilaukan nga po ng pagkain. Samantala, sa East Ridge Medical Hospital naman, si Doc Lindon ay nakita nga ng isang nurses doon na siya ang may-ari ng bag, at kinausap nga ito ni Doc Lindon na kung gusto niyang isumbong kay Doc Carlos ay gagawin niya ito. Ngunit buti na lang mabait ang babae at hindi niya sinabi kay Doc Carlos ang nalalaman niya dito kay Doc Lindon. At nang lumapit nga po si Doc Carlos ay nagsinungaling ang babae. Sinabi nito na nagpupumilit lang si Doc Lindon na ihatid siya dahil gabi na, kung kaya't nakaiwas naman si Doc Lindon sa kanyang kasalanan na adik-adik nga po, dahil bawal nga po sa mga doctors ang adik. At samantala, ito naman pong si Annalyn ay talaga namang pong bida-bida, dahil kahit nga po pinapahiya na nga nitong si Doc Lindon ay buntot na buntot pa rin po dito sa kanya. Ay naku naman talaga, Annalyn, oo. Dapat kasi isipin mo muna yung gagawin mo. Pero sabi naman ni Annalyn ay gusto lang daw niya tulungan si Doc Lindon. Pero ito nga po't nagagalit naman si Doc Lindon sa kanya. Samantala, nang makalabas na nga sila RJ, ay sumunod naman si Lynette at Aling Susan, at sinabi nito na magaling siyang doktor at kung gusto niyang mag-aral ay marami siyang matututunan. Ngunit nagalit naman itong si Moira sa pagsunod ni Lynette at Aling Susan sa kanila. Samantala, ito naman pong si Josa ay hanggang ngayon hindi pa niya talaga nakalimutan ang nangyari sa kanyang asawa na si Cromwell, dahil wala na siyang ginawa kundi maglasing, magmukmuk, at talagang napabayaan na nga po ang kanyang sarili. Ngunit lumabas po ang cellphone sa mga damit ni Cromwell, at ito na nga po kaya ang magiging dahilan para malaman ang katotohanan, malaman ang lahat kung sino nga ba ang may kagagawan nito kay Doc RJ. Sana nga po para matapos na rin ang paghihirap ni Annalyn at Lynette, at matapos na rin ang ambisyosang Moira at Zoe. So thanks for watching. Yan lamang pong aking update. Bye-bye!